Kung dati pinangarap ni Kuya Corley at Ate Sara ng St. Gerard Charity Foundation na makatulong sa kapwa. Dahil sa kanilang mga panalangin, nagkatotoo ang kanilang adhikain na magkaroon ng community service with a purpose. Anila sa matagal na panahon, masaya ang pamilya ni Skaya na naging instrumento sa paghatid ng saya at ginhawa sa maraming kapwa Pasigueño. Muli nilang ibinida ang matagumpay na medical mission sa ilalim ng tulay ng Barangay Rosario, Pasig. Anticipate nila or inaabangan nila kasi nabalitaan ko kanina mula 3 a.m. may nakapila na daw kanina pa. So yung lugaw namin naubos agad-agad kasi ang haba na ng pila. At nung dumating kami na 8:30, hagang dulo nito ang pila. Kaya sobrang nakaka-overwhelm talaga. Parang feeling mo, parang kulang pa rin ang ginagawa mo. Parang gusto mo pang dagdagan. Per months na, syempre, nandiyan ang Pasko papalapit. Ano po kayang pwede po kayang humingi pa rin tulong sa St. Gerard? May mga pinamili kami from other countries na affected namin, yung mga mag-Christmas party, mga raffle po nila. So, tinapayan po namin para sa ganun po. Yung mga humingi po ng solicitation para sa pang-raffle ng mga OWA, mga organization, naka-ready po kami. Kumbaga, we are ready. So ibig sabihin po, open po kayo for solicitation sa kanilang Christmas party? Yes, and actually every year, hindi lang siguro nila napopost, pero every year we've been doing this for the past 6 years. May nagsusolicit at may nagsusolicit ng pamparako ng Christmas party nila under St. Gerard Construction. Siyempre ngayon, under St. Gerard Charity Foundation na natin ginawa. So, this is nothing new. Palagi naman talaga kami namimili. Bukod sa employees namin, talaga nagpapasobra kami para sa mga parang. Ito pong tanong na tumula umpisa, laging tinatanong sa inyong dalawa, lalo na kay Sir Corley, ano po ba talaga nagbigay sa inyong inspirasyon para tumulong kayo sa particular dito sa mga Pasigueño? Ang inspiration po namin, yung sarili po namin, na dati po kami nag-asawa, ay talagang walang-wala naman talaga. Nakikita lang po namin yung aming mga sarili sa kalagayan nila. Nakikita namin na parang habang tumutulong kami sa talagang taong walang-wala, parang tinutulungan din namin yung aming mga sarili kasi nakikita namin parang nakikita namin ang aming mga sarili sa kanila. Inspiration po ni Ate Sara. Inspiration namin, syempre, yes. Inspiration usually come from life experiences na nangyari na ngayon ulit sa ibang tao, no? How you can better improve lives of mga kapwa mo. So yung inspiration natin dito kung paano natin ma-improve ang mga buhay ng mga tao. Paano po ito nangyari, yung umpisa nito? Paano kayo napalapit sa mga Pasigueño? Sa ganito yung mga medical mission, libre lahat? Libre lahat. Actually, itong medical mission, promise namin to sa sarili namin. Actually, gusto ko sana sa November, parang birthday ko. Napaagal lang talaga siya. Kasi ang daming nagsusulisit. Para din kaming pharmacy na nagsusulisit ng mga tao for medical expenses nila, lalo na sa maintenance ng gamot nila. So sabi ko, bakit hindi na lang tayo mag-medical mission? Unang-una, ang hirap pala mag-set up nito. Umpisa, hindi namin lang sa pagpipili ng gamot, ano mga services pa i-offer namin. So, ngayon parang
sobrang practice na kami dito sa gawa namin. So parang paggabi galing kaming concert, kaagad-agad meron nila ka-prepare para sa body condition. So madali na lang siya para sa amin. Ma'am Sarah, Kuya Curly, kagabi talagang tinapos nyo yung event nyo na concert. Ano po itong ginawa nyo ulit, Ma'am, pa-explain po? Oo, actually yung Batang Pasig organization umapit sa amin para gusto nila magpa-sponsor ng concert. Sabi namin, why not, diba? Actually, since meron naman tayo mga kakilala sa industriya ng showbiz. So, yun, nag-sponsor kami kahapon ng napakagandang concert kahapon. Lahat ng mga kabataan, I did not expect at least 10,000 or more ang crowd natin last night. Free siya. We gave them free admission. Siyempre gusto natin na kahit papano, sabihin na maluho, hindi naman maluho, no? Minsan sa isang araw, maging masaya ang tao. Makalimutan nila yung problema, pagpunta nila dun sa concert, makalimutan nila lahat. So nandun nga si Flo G, si Bicos, si Adi, and si Nick Makino na si pinagsama-sama namin na sa isang concert. Grabe, napakaganda. Ma'am Sarah at Kuya Curly, sa loob ng isang linggo, napakarami yung natulungan at nabigyan at na-turn over ng mga tent and chairs dito sa Pasig. So, expected po ba natin next week, ganun ulit kadami? Tuloy-tuloy po namin ginagawa ito at hanggat may nagre-request po, patuloy namin ginagrant po ang lahat ng kahilingan nila. So, yun. Siyempre sa mga bashers natin siya. Ayun. If ever naman, ito hindi namin ginagawa kasi gusto namin ibigay yan or basta na lang gusto namin pumunta sa isang homeowner. Sila ay nagre-request sa office namin ng mga gamit. Which is right at ano naman na magbigay kami kasi we have so much naman to share. Yun naman yung pangako namin mag-asawa na i-share namin yung blessings namin. Ngayon kung if you feel that is wrong, sorry na lang, pasensya na lang po kayo. Nasa sa inyo na yun. Sa lahat naman ng mga bashers namin o ang kumaklaseng mga sinasabi nila, kami po sa bawat po hindi magandang sinasabi sa amin ay papalitan na lang po namin ng 10 kabutihan ang sinasabi po nilang masama laban sa amin, sa aming ginagawa. Kaya mas marami po silang sinasabing masama laban sa amin, sa aming ginagawang pagtulong, ay mas dadamihan pa po namin pagtulong ang gagawin namin. Subscribe na lang po namin ng kabutihan ang anumang sinasabi nila na hindi maganda. Kaya keep on bashing. Pag ganyan yung bash niya, mas maraming kabutihan lalo ang aming gagawin. Keep on bashing. Ate, masaya lang, happy lang tayo. Ate Sarah, Kuya Curly, sabi po ng mga kasama naming media, no, halos isa lang ang mga pinapatanong sa akin ngayon. Ako, personal. Mula umpisa, parang wala daw pong nakikitang pagod sa inyo. Hindi po kayo napapagod sa ginawa ninyong pagbigay tulong ng medical mission na napakarami, hindi ba rin? Hindi kami mapapagod sa pagbigay tulong. Pero siyempre, physically tao din kami. So, recently, nakagaling ko lang sa sakit. So, siguro yun yung naging problema namin. Yung nagkasakit ako kasi hindi ako nakalabas ng halos pa rin. So, ngayon, ready na ako. Masaya ang puso namin at siguro yung pagod na physical ay nararamdaman namin, pero yung pagod na pang spiritual at saka pang puso at pang stress hindi po namin nararamdaman yun kasi dito po kami nakakaramdam ng kaligayahan sa ginagawa namin at hindi kami napapagod. Opo. Alright, Ma'am Sarah, live tayo sa Go Republic. May nag-i-expect po sa inyo sa Kalawaan, napakarami daw po tao. Tatakbo na tayo doon. Teka, wait. As per request po to, kasi dami nag-bash. O 1,000 grocery kami bigyan namin. Wow! Kaya keep on bashing. Galing. Sarap po ng mga bashers. The more na nababas po kayo, the more natutulong lalo kami. So, ganun po pala kayo, Masar. Oo, lalo tayo tutulong. Kasi pag dinibdib naman namin yan, baka magkasakit pa kami. Masaya, yung maging masaya, yung magbigay ka, edi yun yung napapasaya sa amin. We'll just keep on doing what we're always doing. Sa amin po, kapag binato po kami ng bato, ipapatuhin po namin ang 10 tinapay. Yeah. Dapat isa lang tinapay, Kuya Curly, di ba? Para mas marami ang tamaan. So, happy watching lang sa
mga tao dyan. Chill lang po tayo, tsaka good vibes lang po tayo. At mas maganda po, kung mag-aaway man tayo, charity wars na lang po ang gawin po nating away. Para sa ganun, makinabang po ang mga nasa paligid natin. Opo. Again, lagi na lang po itong tanong ng mga online viewers po natin. Pagka yun daw pong ginagawa niyong pagtulong, ay maaari niyo daw kunin ulit if ever. Parang, upo ni saan? Para saan? O, yung parang ano, pag naupo, yung mga ganun, ma'am. Babawiin. Paano ba namin babawiin? Hindi naman kami ganun kadami. Mga taong simbangan namin. Our parents po, taught us well naman. Kami mga simpleng tao lang kami. Hindi kami galing sa ng politika. So, if that's the thinking for politicians sa amin, ibahin nyo kami kasi mga negosyante kami. So, siguro yun yung ang iba sa politics sa pagiging isang negosyante. Sana po, huwag po natin pahiran ang anumang klaseng bagay na magaganda sapagkat dinidiscourage po natin lahat ng mga taong gumagawa ng mabuti. Na kung hindi man politika ito o di ka private, parang sinasabi natin sana na huwag na kayong gumawa ng kabutihan sapagkat yung kabutihan gagawin nyo ay maaaring gumawi kayo sa iba't ibang klase ng bagay. Dapat nga dinidiscourage natin silang lahat na ang mabuti ay hindi magbubunga ng masama at gumawa lang kayo ng maraming kabutihan. Actually, ang magpagbibigay at magnanakaw pa, karakter po yun at saka ugali po ng tao yun. May tao po talagang kuripot pero mapapansin mo, nakalagay din po yung sa Bible, sa kawikaan. Na ang tao pong kuripot, sakim po at ano po yun, nakalagay po doon. Huwag kang makikisali sa pagkain sa mga taong kuripot, nakalagay sa kawikaan. Sapagkat sila ang mga taong sakim at gahaman. At sa pagiging gahaman po nila, nagiging kurakot po sila. Yun po, nabasa ko sa Bible, sa kawikaan po, hanapin nyo, nakalimutan ko na yung verse, pero ano po, natatandaan ko pa po yung, ano po, yung salita pong yan. Kaya, wala pong masama kung ikaw po ay magbibigay. Ang masama po ay kung ikaw po ay masama ang puso mo dahil yun po ang ginagawa mo. Masama intention mo. Kumbaga, kung maganda naman ang layunin ng puso mo, why not? Hindi po masama. Ibig sabihin, hindi po requirements na kapag nagbigay ka, dapat magnakaw ka. Opo. Alright, ma'am, last thing, hindi pa kayo napapagod sa pagtulong sa mga kapasigayin natin? Hindi, masaya. Kaya nga, di ba pagbaba namin parang fresh palagi, happy-happy lang. Hindi namin kailangan, napapagod kami, tao naman kasi kami talaga, nagkakasakit niya ako. Pero yun yung pag-zumba, no? Zumba, natuyuan ng pawis. Pero enjoy lang, enjoy. Kasi this is what we love doing, to share our food. Opo, mensahe na lang po sa ating mga kapwa Pasigueño. Boss. Oh. Ikaw muna. Kala ko mag-aano tayo eh. Dakin ko eh. Mensahe po namin sa ating mga Pasigueño. Ginagawa po namin ang lahat ng ganitong klase ng pagtulong sapagkat kami po, alam ko, naniniwala kami na ginamit kami ni Lord para sa mabuting bagay. Hindi ito aksidente na kami ay nandito sa kalagayang ganito. May pinagagawa po sa amin si Lord. At ito po ang simpleng paraan namin na ibalik po sa tao sapagkat galing po kami sa talagang walang-wala, galing kami sa kahirapan. Dama po namin ang kalagayan ng isang mahirap kaya kami tumutulong at hindi na nila kailangan pang magsalita pa. Iniibo ka man ang kanilang mga bibig ay hindi na nila kailangan sapagkat makita na lang namin, alam po namin ang kilos ng isang taong wala sapagkat dati na kaming wala. Salamat po. Yan, okay. Message ko, una-una lang sa Barangay Rosario, kay Cap Eli de la Cruz at sa mga kagawad niya. Maraming salamat sa pag-accommodate sa amin dito sa lugar niyo. Plus sa lahat ng mga taga Rosario, maraming salamat sa napaka-warm yung welcome sa amin. At nakitang-kita namin sa sariling namin mga mata na talagang sabik na sabik kayo sa medical mission na ganitong klase, sa, lalo na sa buong Pasig. Kaya ito yung hinahandog namin. So sa mga ibang barangay dyan, meron pa kaming hindi napupuntahan. Pupunta kami dyan. At babalik kami sa mga barangay na nagre-request. Actually, ang dami kasi nagre-request sa iba't ibang barangay na magkaroon uli ng medical mission. Babalik, promise, babalik kami. Kasi ito, nagbalik kami uli dito sa Rosario. Pinagbuhatan twice na rin. So, promise, babalik kami sa mga barangay nyo to give our medical, ayun tuloy. Medical mission services, yes. Abangan nyo na lang kami. Abangan nyo yung Facebook page namin, St. Gerard Construction, yung isa, Kuya Curly and Ate Sara, para sa announcement kung kailan ang aming medical mission. Also, update lang kayo. Baka may mga events kami na mag-post kami dun sa ano namin, pages namin.